Panginoon. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ginugunita natin si San Alfonso Maria ng Liguri, obispo at pantas ng simbahan. Tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmamalasakit sa kapwa. Aming matapat na masunod ang kaniyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamunyang gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, umababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula roon makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pinto ng tolda ang haliging bato, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko.
Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, akong Panginoon ay mapagmahal at mawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako, maging sa libo-libo, at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalansang, at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinilalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagkaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ng Panginoon. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang poon ay humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya ay utos kay Moises ibinilin, ang kahangahang gawa'y nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yon taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kaniya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao ang nag-aasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kaniyang mga anghel at iipunin nila mula sa kaniyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung inyo pong mapapansin, nitong mga nagdaang araw, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa mga talinhaga. Kaya mapapatanong tayo, ano nga ba ang ibig sabihin ng talinhaga? Ang talinhaga po ay sinasabing isang panlupang kwento na may makalangit na kahulugan. Uulitin ko po, ang mga talinhaga ay mga panlupang kwento na may makalangit na kahulugan. Madalas na gumagamit ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ng mga talinhaga bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng malalim at makalangit na katotohanan. Ang mga kwento kasi ay mas madaling matandaan at ang mga tauhan ay madaling makilala at mayaman at hitik ito sa kahulugan. Ang talinhaga ay karaniwan ding ginagamit ng mga Hudyo sa kanilang pagtuturo. Sa ministeryo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, gumamit siya ng mga paghahalintulad sa mga pangkaraniwang bagay sa kaniyang pagtuturo, gaya ng asin, tinapay, binhi, mustasa, tupa, lebadura at iba pa, na ang kahulugan napakalinaw.
may mga yugto naman ng kanyang ministeryo na nag-uumpisa siyang magturo sa pamamagitan ng mga talinhagang ito. Kaya nga po ang katanungan, bakit minabuti ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na magturo sa pamamagitan ng mga talinhaga sa halip ng direktang ituro ang nais niyang malaman ng mga tao? Ang halimbawa na lang ay ang ebanghelyo natin sa araw na ito. Gumamit si Jesus ng talinhaga tungkol sa masamang damo. At naunawaan natin na ang bukid ay ang sanlibutan, ang taong pinagharian ng Diyos ay ang mabubuting binhi, at ang mga taong pinagharian ng Diablo ay ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo, at ang tagapaghasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya nga po sinasabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kaniyang bukid. Natulog siya kung gabi at bumangon kung araw, samantala ang mga mabubuting binhi na ito ay tumubo at lumago, ngunit hindi alam na nagasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Uusbong at lilitaw ang kagandahan nito. Magkakaroon ng tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinugna ang mga butil, ito'y ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na upang ito'y anihin. At narinig natin na ang pag-aani ay tumutukoy sa paghukom. Nangangahulugan na ang ating Diyos hindi nagpapabaya sa mga mabubuting binhi na kaniyang inihasik. Ibig sabihin, mahal niya tayong lahat bilang kaniyang mga anak. Sa katunayan, ang paghahari ng Diyos ay para sa ating lahat. Sa talinhaga ay sinasabing sa pagdating ng pag-aani o paghukom, darating ang anak ng tao at kasama ng mga anghel ay ihihiwalay ang mabubuti at masama. Ang mga gumagawa ng masama ay magdurusa at mangangalit ang kanilang ngipin sa apoy na patuloy na nagniningas. Ngunit ang mga mabubuting binhi ay magiging tagapagmana ng kaniyang kaharian. Tayo pong lahat na sumasampalataya at may pananalig sa Diyos, nais niya tayong maligtas. Tayong umaasa sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Tayo nawa ang maituring na mabuting binhi. Dahil tulad ng mabuting binhi, alam nating kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Uulitin ko po, alam natin na kumikilos ang Diyos sa ating buhay. At kadalasan, tulad ng mga binhi, kumikilos ang Diyos sa ating katahimikan. Kumikilos siya sa mga pagkakataong hindi natin alam. Kagaya ng mabubuting binhi, lumalaki ito nang hindi niya namamalayan. Sapagkat ang nagpapalaki sa kanya, walang iba kung hindi ang Diyos. Pinalalaki ng Diyos ang ating pananampalataya.
Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, "In the silence of the heart, God speaks. If you face God in prayer and in silence, God will speak to you." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang habilin sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, makinig ang mga may pandinig. Naway bilang mabubuting binhi ay ating maipangaral ang kaligtasang hatid ng Diyos, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga aral, at ang kanyang mga gawa. Ang atin pong tungkulin ngayon ay maging katulong na tagapaghasik ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kumbaga, tumutulong tayo sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno na magtanim ng mabubuting binhi. At alam natin na ang Diyos Ama sa pamamagitan ng lupa ang nagpapasibol, nagpapalago, at nagpapabunga sa mga binhing ating inihahasik. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. At sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at may sa katuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong mahusga ng ating kapwa, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging malalahanin at palakaibigan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Panginoon ng langit at lupa, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Daway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakyat.
umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang aming kalooban ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghahain ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang
naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Alfonso Maria, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan na dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe within your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life unto your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na August 3, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito, at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati